Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, two topics tayo for this video. Number one is the Wild Forest kasi nga merong magandang update or breaking news si Wild Forest. Alam naman natin lahat na this is an RTS, no? Real-time strategy of course, powered by Ronin Network. And we are having fun currently dito sa game na to kasi nga ongoing din yung play to airdrop nila. So if hindi mo pa nilalaro to, make sure, no, to go to the playlist of Aftermath TV in YouTube. Search for Wild Forest na playlist. And then, watch my videos on kung paano ka nga magkakaroon ng opportunity to be part of the top 4,000 na makakatanggap nga ng WF token. Yes guys, so WF token ang tawag sa token dito nga sa Play Wild Forest. Okay, so pag-uusapan natin yan. And then on the next part of this video, we will go back to Pixels. Of course, meron din tayong update sa Pixels na I'm sure magiging excited kay lahat. So if you are interested in this video, make sure to subscribe to Aftermath TV and make sure to pump the like para at least, no, mas marami pa ang mag-subscribe at mag-view sa mga videos ni Aftermath TV. Okay, so first things first, update to Wild Forest. Okay guys, so nandito na nga tayo sa official X or Twitter account ni Play Wild Forest. And as you can see here mga kaibigan, ay meron nga silang post kanina, no, and this is breaking news. Bakit, no? Bakit? Kasi nga there are now a total of 106,836 na installs, no, total installs to, meaning ito yung mga nag-download at nag-install sa mga units nila or specifically nga smartphones. So this is huge mga kapatid, no. So regardless if meron duplicate dito, ang bottom line doon, dumadami ang players or naglalaro nga ng Play Wild Forest. It only means that the game is fun and it has a lot of potential. So if hindi mo pa nga nilalaro to, make sure, no, watch the videos of Aftermath TV and congratulations to Play Wild Forest. And as you can see here guys, very soon, ito pa yung isang breaking news, no, magkakaroon na nga siya ng PC and Mac version. So mas madali na mag-stream or mag-live si Aftermath TV kasi nga medyo nahihirapan tayo dito sa laro na to when we are playing it sa computer kasi medyo lag, no. So hopefully pagka-available na yung PC or Mac version niya, and then mas smooth na nga ang gameplay natin. And at the same time guys, baka mas maganda na ang graphics natin, especially nga once na available na nga siya sa PC or Mac version. So guys, ano pa hinihintay nyo? Make sure to check Wild Forest. And once again guys, this is hype na hype ngayon, other than of course Pixels. And this is my top 3 game in the Ronin Network. Legit yon guys, walang halong biro yon. Kaya once again guys, check it out. Wild Forest RTS game, probably one of the best RTS games in Web3, no, as of this recording. Okay, so let me know sa comment section below if you want more Play Wild Forest videos. Parang at least I can give you my thoughts and share some tips and tricks, especially nga in-game. Okay guys, now we will focus on Pixels and napakalaking breaking news na naman ang sinabi ni Luke Barwikowski. But before that, check muna natin kung kamusta na ba ang ating ano, no, task board. Kung meron ba tayong pixel ngayon, kung papaldo ba tayo o wala, no, yun ang problema natin. And kita nyo naman, ubus na ang coins ni Aftermath TV. 721 na lang natitira pero walang problema yan. Meron tayo ditong Astro Cactus Babies. And of course, meron din tayo ditong Scarot. So, siguro ang gagawin natin, we can probably sell that. Pero check muna natin yung orders natin for today. At hindi nga muna tayo magbebenta ng Scarot kasi nga meron pa tayong Scarot dito na kailangan. Ah, actually, dalawa pa nga. So, medyo hindi paldo. Wala tayong Pixel Token. Pero okay lang yan, mga kaibigan. No? Okay lang yan. That's okay. Kasi nga, ang gagawin muna natin ngayon ay magbebenta muna tayo ng 239 na Astro Cactus Babies. So magkano na ba ang Astro Cactus ngayon? It's 235. So benta natin ito ng 234. Walang problema yan. Let's go para meron tayong coins. Kasi nga mag-weekend na. At syempre ayaw naman natin na ma-zero, no? So check natin yan. Alright, so 234. So hintayin lang natin yan mag pumaldo dito sa mailbox natin, no? So for now, ang gagawin ni Aftermath TV ay magpa-pump dilig torback muna tayo bago nga natin pag-usapan yung post nga, no, ni Luke. At breaking news to kasi nga this is the future of Pixels. So kita nyo naman marami na agad na benta. So hayaan lang muna natin. Napakabilis nun kasi nga we are one coin lower compared sa madlang people. So ganun lang ginagawa ni Aftermath TV Weekly. Nagpa-pump dilig torback. Wisik-wisik lang tayo ng Astro Cactus Babies at 9 plus na nga yung ating mail. So hayaan lang muna natin yan. Hopefully sold out na siya, no, bago nga natin puntahan yung post ni Mr. Luke Barwikowski. At madadagdagan pa nga at mag-harvest pa tayo ng Astro Cactus Babies. So ayan, kitang-kita nyo naman guys, legit na legit ang ating galawan dito nga sa Pixel. So hindi na masama, no, maglalaro ka lang ng a few minutes or hours a day,
Tapos papaldo ka na nga ng pixel token. So saan ka pa, 'di ba? So saan ka pa? Okay. Tapos mag pa-pump delictor back na tayo, guys. Lagyan natin 'yan para at least sa pagbalik natin kinabukasan, paggising natin, meron na naman tayong new set of Astro Cactus babies. Ayan. So, alam nyo guys, honestly, dun sa mga fan ng Kydro, hindi maganda yung Kydro dito, no? Well, that's just me. Medyo hindi ko gusto yung pagkaka-present nga nila dito in-game nung Kydro suits, no? Hindi ko alam kung naliliitan lang ako. Parang hindi kasi bagay, no? Kasi para siyang robot, tas parang ang liit niya. Mas malaki pa yung character ko, guys, no? Diba? So anyway, that's just my honest opinion. Let me know your thoughts kung nagagandahan kayo dun sa Kydro. Mas maganda pa nga yung diba, yung Genkai or Genkai ng Cyberkongs. Okay, so now we go to Mr. Luke Barikowski. Pero teka pala muna, collect muna natin to. So from 700 coins to paldo na naman si Aftermath TV. Instant 56,000 coins. So paldo, paldo, paldo. Okay guys, so nandito na nga tayo kay Mr. Luke Barikowski. Once again, make sure to follow the guy because he is the founder of Pixels Online. And pupunta na nga tayo dito sa kanyang post na napaka no, init ng topic na to sa community ngayon. Bakit? No? Kasi nga, as you can see here, sinabi niya dito, step 1 and step 2. So I am assuming these are the next steps for the Pixels team. So ano ba yung step 1? So after my TV, refresh mo naman kami. Ano ba yung vertical? Well, yung vertical guys, yan yung pataas pababa, no? So parang ganun siya, no? Yung horizontal, yun yung pa right or pa left. Basta up down yung ating vertical. Okay, so yung vertical scale nga doon nila is make pixels as fun as possible. So hindi ko alam paano nila gagawin yun. As you can see, medyo matagal-tagal nang walang update si Pixels in terms of in-game, no? So kung mapapansin nyo, puro tayo pump delay Hector Bakwisik-wisik, although that's the fundamentals of the game, meaning yun yung basic niya, talagang farming game siya, so okay lang yun, pero it's been a while since nagkaroon tayo ng major na in-game na yung tipong something new na nagagawin. Aside of course, nag-live na nga yung guild, no? Nakikita mo na sa map yung guild, pero for now, wala pa talagang yung tipong groundbreaking na update siya, no? So naghihintay tayo lahat doon. So inuunti-unti pa lang nila, like yung mga additional dungeon, yung mga maps, ganun, pero wala pa talaga. So wait lang tayo. And then sabi nga nila dito, fine-tune our rewards engine and make it feel great. So sa ngayon nga kasi marami nagre-reklamo, especially dun sa mga naka-VIP, medyo hindi nga paldo, no? As per madlang people, okay? Tapos sabi nga niya dito, increase net eco system pixel spend. So hopefully nga I believe he is referring to the burning mechanism dito sa part na to, or yung kumbaga mape-persuade tayo, no, or ma-attract tayo to spend more pixels nga within the ecosystem. So sabi nga niya dito, the next step, which is step 2, ito nga yung right or left, no, so horizontal siya. So meaning apply reward engine to more games. So hopefully, no, kita niyo naman dito, nag-comment na nga si Hantaw, more games, ha. So ibig sabihin, we are probably, no, possibly expecting more games in Pixels, and then increase net ecosystem pixel spend even more. So ibig sabihin, kung sa step 1, no, marami nang gumagamit ng pixels in game, meaning they're spending pixels, not extracting, hindi binebenta. So baka mas dumami pa nga hopefully sa step 2. Again, if there are new games at pixel ang kailangan, and then probably baka pixel din ang kailangan natin to spend on the new games. And of course, increase rewards. Hopefully, no, lahat naman tayo happy if magkakaroon ng increased rewards on the step 2. Ang tanong na lang dito guys is yung timeline, gaano ba katagal ang step 1 at gaano pa katagal ang step 2. Pero ano ba ang final thoughts ni Aftermath TV? So this is good, no? Ibig sabihin, the developers of Pixels, they continue to build, which is good. They continue to build, improve the game, and ito na nga, no, nagkakaroon pa sila ng mas malaking vision, no? Kasi nga, they will probably add more games. Ang tanong na lang doon, Pixels ba to or new games within Pixels? So again, hopefully, no, so hopefully magkatotoo yun, kasi nga ang domino effect nun is probably nga mas mag-spend tayo ng pixels, and at the same time hopefully they will be able to increase the rewards nga, especially nga pag marami ng games dito nga sa ecosystem ng Pixels. So yun yung pinaka-latest update ngayon at pinag-uusapan ng community to, kasi nga nakita nila dito na apply our reward engine to more games, so it only means we expect a brighter future for the Pixels ecosystem. Not just the game, but the entire ecosystem. Okay, so with that, let me hear your thoughts sa comments. And don't forget to subscribe to Aftermath TV. Make sure to pump the like, and I'll see you all in the next content. Bye-bye.